Magandang araw sa inyo lahat guys. Ngayong araw, samahan niyo ako at mag-assemble tayo ng hydro gear motor. So, nung nakaraan, binaklas natin siya. So, ngayon naman, may bago ng pyesa. So, mag-assemble tayo ngayong araw. So, samahan niyo ako. At nang ma-share ko din sa inyo, paano yung kabit yung block sa housing. So, samahan niyo ako guys at mag-assemble tayo. So, tara! So yan na lagyan natin siya ng puller. Temporary lang yan ha. Remedy natin para makompress natin tong piston kasi hindi natin may papasok dito kasi mataba. Taba siya. Kasi yung naka-release yung piston natin. So yan. Temporary lang to. So para nilagyan natin na maayos. Para hindi matataman itong plate natin kasi magkakagasgasan dito, sisira dito, isa pang cause ng leakage ng pressure. So ina-avoid natin na magasgasan siya. So ayan.
So, tatanggalin natin yan. Gamit pala ng rod na ito para pang-release ng pressure. Pag ayaw nang humatak o kaya pag namatayan tayo ng makina, kaproblema sa makina, dito ito nagagamit. Kasi ito, nilalayo niya yung block doon sa ball plate, kaya nag-neutral siya yung mga pressure, yung pressure nire-release niya. Kaya itong lever na to, itong lever ng neutral niya. So ayan guys, kapag pinull natin yung lever, ayan, mag-freewheeling siya. Ayan. Freewheeling itong pinion gear natin. Ayan. Ikot yan. Pero pag hindi natin pinagana yan, hindi ikot yan. Matigas yan. Ayan. Mahirapan siya. Thank you.
So, ayun guys, sana nagustuhan nyo itong video natin ito. So, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At pa-like and subscribe na lang po tayo. At pakipindot na rin yung notification bell para ma-notify tayo sa mga susunod nating videos. So, ayun guys, maraming salamat.